Hay na naman. Sa hindi mabiling na pagkakataon ni Patrick, inadinig na naman niya ang kakilakilabot na alulong ng asong iyon. Ang totoo ay hindi niya sigurado kung aso nga ba ang lumikha ng makapanindig balahibong alulong. Magmula lang siya ay maaksidente, 2 buwan na ang nakararaan, madalas siya nang marinig ang alulong suting sasapit ang gabi. Akala nga niya ay magkasama siyang alagang aso nang gabing tumaob ang kanyang kotse na nagsanhi ng pagkawala ng 1% ng kanyang alaala. Ang akala niya ay may alaga siyang namatay at nagmulto. Subalit wala naman daw, ayon sa kanyang mga kaibigan at kaanak. Wala raw siyang nadisgrasyang alaga. Subalit, may aso siyang nagangalang Brutus. Nasa mabuting kapalaran, ay nasa maayos sa kalagayan naman na nasa pangangalaga ng ex-wife niyang si Maggie. Ex-wife, nasa po ni Patrick ano o. Hindi rin niya maalala na may ex-wife pala siya. Naaalala niya ang kanyang kabataan, ang panahong nakilala niya si Maggie at ang naging pagsasama nilang 2. Ngunit hindi niya maalala na naging mag-asawa pala sila, maging si Brutus. May ipinakita ng mga larawan at video sa kanya, ngunit blanco pa rin ang kanyang isipan. Ayon sa mga doktor na nagsuri sa kanya, ay baka hindi nabunsod ng kanyang physical na trauma ang kanyang selective amnesia. Baka raw psikolohikal na ang pinag-uugutan noon. Hindi raw kasi naging maganda ang paghihiwalay nila ng Maggie. Kaya marahil ay sariling utak na ang nagdesisyon na alisin yun sa kanyang alaala. Nalulungkot siya na wala na siyang maaalala sa lahat ng pinagsamahan nila ni Brutus at Maggie. Ngunit kapag naiisip naman niya na baka parang nga sa ikababuti niya ang pagkalimot sa mga iyon, ay nababawasan ang kanyang kalungkutan. Baka nga mas mabuti pa na huwag niya maalala ang mga ito. Tutal ay nakamove naman si Maggie at kasalukuyan ay may bago ng boyfriend. Napalingon si Patrick sa bintana nang mapansin niya na tumigil na pala yung pag-alulong ng aso. Ipinikit niya ang mga mata at naganda na para sa pagtulog. Napanguwi si Patrick nang iunat ng kanyang therapist ang isa niyang binti. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Awit niya. Dali-dali namang inabot ni Sabrina ang kanyang wheelchair, tapos ay inilalayan siya na makaupo roon. Napahinga ng malalim si Patrick nang maramdam ng suporta ng siling digulong sa kanyang katawan. Minasaya ni Sabrina ang kanyang tuhod habang pinagsasabihan siya. Hindi naman daw ganoon kagrabe ang pinsala ng aksidente sa kanyang mga binti. Sa loob daw ng 2 buwan ay dapat ma-improvement na siya kahit paano. Ngunit bukod sa sandaling pagtayo na hindi pa nga dapat tuwid, ay wala na siyang ibang kayang gawin. Ni hindi niya makuhang iakbang kahit kaunti ang kanyang isang paa. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Kaya ka nga nandyan, diba? Para tulungan ako makalakad ulit. Pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Mahinahon nitong tugon. Tulungan ang sarili. Sabihin mo, mahina ka lang sa trabaho mo. Sayang lang ang binabayad ko sa'yo kung hindi mo ako mapapalakad. Ikaw ang nagsabi na dapat ma-improvement na ako. Ako pang sisisihin mo. Ikaw tong hindi magawa ng maayos ng kanyang trabaho. Singhal niya. Hindi nakakibo si Sabrina na natili ito nagmamasahe sa kanyang hita, tuhod at pente. Nakayuko lamang ito kaya hindi niya makita ang mukha. Ngunit na makita niya ang mga basang marka sa sahig sa tapat nito ay napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi niya sinasadya na pagbuntungan ng frustration ng dalaga. Pero masyado siyang maraming isipin para humingi pa ng paumanhin at alalahanin ang damdamin nito. Ipasok mo na lang ako sa loob. Gusto ko na magpahinga. Ang maganda lang sa Amerika, wala mga chismosang kapitbahay. Nakakatulong na wala nagchichismis sa kalagayan ni Patrick sa madilim na bahagi na iyon ng kanyang buhay. Alin, kung sa Pilipinas siya naninirahan, ay tiyak na tampulan ng chismis ng failed marriage niya, ang bankruptcy, ang aksidente, at ang amnesia niya. Sa Amerika, ay independent maging mga disabled na kagaya niya. May kanya-kanyang buhay ang lahat ng tao, kaya naman nakakapag-isip-isip siya dahil parati siya mag-isa. Iyon nga lamang,
ay laging ang alulong ng aso ang laman ng kanyang isipan. Kung bakit tila may magnetong humila sa kanya sa alulong noon, eh hindi niya malaman. Malungkot na napangisi si Patrick. Nauulol na yata siya at hindi matansya ng mga kaanak niya ang kanyang pagiging moody. Kaya hinahayaan siya nag-iisa. Si Sabrina na nga lang ang nagtsatsaga sa kanya ay inaaway pa niya. Kaya ata nagkawalay sila ni Maggie at isinama pa ang alaga nilang aso. Napabog siya ng hangin. Hindi niya kailangan mag-self-pity. Masyado na malungkot ang kanyang buhay. Ayaw niya na magpakalunod muli sa depression. Ang dapat ay magsikap siyang makatayo at makalakad muli. Gaya ng sinasabi ni Sabrina, para hindi gaanong napakinegatibo niya. Itinapon niya ang mga pinagkainan ng take-out at naganda na muli para matulog. Subalit napahinto si Patrick nang mapasulip sa bintana. Dahan-dahan siyang bumaling doon upang siguruhin kung tama ba ang kanyang nakikita. Madilim na sa labas. Well-lit naman ang kali nila. Ngunit may mga puno pa rin na nagpapadilim sa ilang bahagi. At sa ilalim ng puno, sa tapat ng kanyang bintana, ay isang figura ang kanyang naaaninag. Nakakubli iyon sa katawan ng puno. Ngunit may dalawang liwanag na nagsasabi sa kanya na mayroon nagmamatsyag. Mayroon siyang bisita. Hindi sigurado si Patrick kung dapat niyang katakutan ng figura. Hindi nga siya sigurado kung hindi siya pinaglalaruan ng mga mata. Ngunit bilang pag-iingat pa rin, ipinagulong niya ang wheelchair palapit sa bintana. Tapos ay ibinaba ang blinds. Gayunman, sumili pa rin siya sa mga siwang noon upang siguraduhin ang nakikita niya. Sakto naman na may isang polis mobile ang dumaan at nasinagan ang umiikot noong ilaw ang puno maging ang nilalang na naroroon. Saglit lamang naman niya iyong nakita. Isang nakaupong aso, ulobo. Bago maling umikot ang ilaw ng police mobile, ay umigpaw ang katawan ng lobo at nakanganga na sumugod sa kanya. Napasigaw si Patrick at sa labis sa gulat ay natumbas sa kanyang wheelchair. Pinilit niyang gumapang. Napakabigat ng kanyang katawan. Wala siyang magawa kundi sumigaw at humingi ng saklolo. May naririnig siyang mga kalampag sa pinto. Kaya lalo siyang napasigaw. Nang tuluyang bumigay ang pinto, ay naitakip na lamang niya ang mga braso sa ulo. Nagkakawag siya na may humatak sa kanyang mga braso. Ngunit kaagad ding napahinto na makita mga pulis pala ang mga iyon. Wala. Walang lobo sa New Jersey. Imposible raw ang sinasabi ni Patrick na may isang lobo na sumugod sa kanya. Dahil kung mayroon daw, ay makikita ng dalawang pulis yun. Natsyempong nag-iikot ng gabing yun. Nakipagtalo pa siya. Ngunit na magtagal, ay itinanong ng mga pulis kung under medication ba siya. Dahil nga sa kanyang kalagayan. Sa puntong yun, alam ni Patrick na hindi siya paniniwalaan ng alagad ng batas. Dahil nga sa mga iniinom niyang gamot. Matapos masigurong maayos na ang kanyang sitwasyon, ay nagpaalam na rin ang mga pulis pagkatapos ayusin ang nawasak niyang pinto. Inihinto ni Patrick ang pag-inom ng gamot dahil napag-isip-isip niya na maaaring ang mga iyon ang nagbibigay sa kanya ng halusinasyon ukol sa lobo. Kung hindi pa itinanong sa kanya ng mga pulis, ay hindi niya marirealize ang bagay na iyon. Inuulol siya ng mga bagay na dapat ay magpapagalik sa kanya. Kaya naman takantaka siya kung bakit naririnig na naman niya ang alulong. Sigurado ba na walang lobo dito sa New Jersey? Tanong niya kay Sabrina. Napatingin sa kanya ang babae na gahanda ng umuwi. Sa sanctuaries meron. Bakit? Ipinikit niya ang mga mata. Pakinggan mo. May umaalulong. Walang tugon. Kaya nagmulat siya ng mga mata. Kunot noong Sabrina ang kanyang nabuglawan. Ano? Umiling ang babae at sinabing wala itong naririnig. Napamura siya. Huwag kong sabihing hallucinations lang yun. Nagkibit-balikat ito at sinabing maaari. Kalokohan. Tinakpan niya ang mga tinga. Ngunit nagsusumiksik sa utak niya ang alulong. Tinigil ko na ang medications ko.
kaya imposibleng nag-hallucinate ako. Bakit mo itinigil? Manghang tanong ni Sabrina. Inuulol ako noon. Gigil niyang tugon. Napailing ang babae. Nasaan ang mga gamot? Kailangan mo yun. Itinapon ko na. Lason yun. Isinukbit ni Sabrina ang bag bago na nga kung sa muling pagbalik nito ay may dala na muling gamot na personal nito na pinapainom sa kanya. Minuran niya ito ng makilang ulit ngunit hindi siya pinansin at sa halip ay umalis na. Samantala ay sige naman sa pag-alulong ang lobo. Naalala niya ang itsura noon na makita niya sa bintana. Itim na itim ang kulay ng balahibo at namumula ang mga mata. Nakapangingilabot sapagkat lahat ng ngipin noon ay napakatalim. Kung sa Pilipinas ay isa na iyong aswang. May kung anong kumalampag sa may kusina. Napasingap si Patrick sa bibaling doon. Sabrina? Sabrina, ikaw ba yan? Nanatiling nakapeso sa may sala si Patrick. Bakit naman sa kusina magtutungo si Sabrina kung bumalik man ito? Nasapon niya ang dibdib nang tumabol iyon. Hindi niya nagugustuhan ang nangyayari. Sadya bang inuulol siya ng gamot o nauulol siya kapag walang gamot? Iniatras niya ang wheelchair nang may lumitaw na anino ng isang lobo mula sa kusina. Halusinasyon pa rin ba ang lahat? Kinurot niya ang sarili. Masakit. Sinampal ang mukha. Masakit. Palapit ng palapit ang anino. Hanggang sa nakita niya na ang unahang paa ng lobo. Naririnig na rin niya ang garagal noong pag-ungol. Bago siya magpagulong ng wheelchair palapit sa pinto ay tuluyan na nga lumitaw kabuuan ng lobo. Kung makapanindig balahibo ang anyo noon sa dilim ay mas kahindik-hindik ang itsura nito sa liwanag. Sa malapitan, lalo pa na magsalita iyon sa malaking tinig. Kamusta? Handa ka na ba? Hindi siya hinintay na makatago ng lobo. Basta na lamang yung lumundag at maging pagsigaw niya ay nabitin nang bumangga ang nguso ng halimaw sa kanyang dibdib. Isang witch doctor sa Arizona ang nakilala ni Patrick noong mga panahon na bumagsak siya sa depression dulot ng paghihiwalay ng asawa niyang si Maggie. Sa tagal ng relasyon nila na babae ay hindi niya akalain na pagtataksilan siya nito kung kailan kasana sila. At ang dahilan nito, mahina ang kanyang kinikita kumpara dito. Dabang karote siya lalo dahil sa proseso ng diborsyo. Walang wala na si Patrick kaya naman napilitan siyang ipaubay sa babae ang pangangalaga sa pinakamamahal niyang aso. At sa ganoong pagkakataon, nakilala niya ang isang American Indian na nagpa-practice ng witchcraft. Tinanong siya nito kung ano ang gusto niya mangyari sa buhay. Lasing siya noon. Masamang masama ang loob at nais na malimutan ang kanyang mga problema. Sinabi niyang gusto niyang mamatay at muling mabuhay sa katauhan ng ibang lilalang. Gusto niyang lumaya. Tinawanan siya noon at sinabing matutupad ang kanyang kahilingan. Naalala na ni Patrick ang lahat. Tinupad nga ng witch doctor ang kanyang nais. Naaksidente siya, namatay at muling nabuhay. At sa pagkakataon na iyon ay isa na siyang asong lobo. Siya rin ang lobo na kanyang naririnig na umaululong. Ang lobo na binibisita siya. Iyon na ang bago niyang katauhan. Ang bago niyang katawan. Sira na ang dati niyang katawan kaya hindi na iyon makalakad. Sinusundo lamang siya ng bago niyang katauhan upang iwan na ang mundong wala namang durot sa kanya kundi kabiguan. Binangga ni Patrick ang bintana ng bahay at nagtatakbo palayo gamit ang bago niyang katawan. Sa wakas, malaya na siya. Maagang dumating si Sabrina kinabukasan
Katok ito ng katok. Ngunit hindi pinagbubuksan ni Patrick. Kaya nam nagtungo ito sa likod ng bahay. Kung saan nakita nitong basag na ang bintana. Pagsilip nito ay napasigaw ang babae. Nang makita na nakabulagta sa sahig si Patrick. Tapos ay nakadilat ang mga mata. Namumutla. Natanda na wala na itong buhay.